Happy birthday! Okay. Gusto mong, tanongin ko talaga, ano? Here's a question kasi ang maganda to eh, pero parang feeling ko nasagot na, so hindi ko na itatanong. Charot. Sa palag, for Joshua, Josh, sa palagay mo ba hindi makaka-affect sa relasyon mo, sa real girlfriend mo, ang pakikipagtambal mo kahit pa parang nasagot niya na hindi, don't have to tell you. And for Julia, how was your working dynamic with each other evolved? How has your working dynamic with each other evolved since your last collab? Our last is Paubaya. Paubaya. Well, you know what? It feels so the same and different at the same time. But different is good because it means like over the years, parang nag-evolve na kami as people and as actors as well. So it's nice that, you know, we've grown a lot in those past years as we come together and we get to learn new things about each other and then from each other while we're working. So it's really been a really good and fun experience doing this with Josh all over again. Parang iba talaga yung dynamic namin sa trabaho. Ang dali ng trabaho kapag may pagkakaintindihan kayo na kayo lang makaka-intindi sa proseso na yun. So it's special. It's the first. It was a real special relationship that you had, and up to now you still keep that, di ba? In respect for each other, di ba? Kaya ang gandang lumalabas. The question pala came from Wilson Riquiza ng Kapamilya On Demand. Okay, may gusto kang tanongin or we can entertain questions from here from Alan Dionis, I understand. May mga gusto. Mara, may gusto kang tanongin? Bago ko basahin itong 29 questions. Ayan, sir, siguro umpisahan muna natin. Naka-standby si Judy Arias of Metro.Star. Ayan, si ano, Judy? Hey, Judy Arias po. Hi, Julia, Joshua. Hello. I have a question. So, what lessons about love do you hope the audience takes away from the film? Wala. Chari, in pain eh. Iyak pa kami ng iyak dito. It's all about feeling ko yung sabi to yung healing. Healing. Yung pag-accept. Tama. Ang dami, you know why? May sarili personal journey si Wancho, may sarili personal journey si Zai. And even all of our characters here in the movie, we all have our personal journeys na nakikita talaga namin yung isa't isa. Para kami reflection lahat ng isa't isa. We all have our different pains and our different joys. So, but tama si Josh, it's healing, it's letting go, it's accepting, it's setting free. It's really gonna be an emotional roller coaster ride in this film. And yeah, excited kami na guluhin ang buhay niyo for 2 hours. Just kidding. That's all right. One more for direct naman. Question. The question is from? For direct. Hindi, anong name mo? My name is RC and I'm also from Metro.Star. Ganda. Pinagandaan tayo ng RC. Thank you po. And my question po for direct is, why did you choose to shoot in Naga? What's special about Naga? And how does the location enhance the story? I've been meaning to ask, di ba may iba rin binibigay yung landscape ng Naga, di ba direct? Are you a Bicolano? Actually, no. Hindi naman. But it was actually an idea that I worked with our writers. Kasi part of the journey that actually hindi pa natin masyadong binabanggit, but you actually guys saw it in the trailer, is medyo mapang-ahas at may nakakatakab na element in yung reunion ng exes sa story. And we felt like Naga as a city that's filled with a lot of spice, diba? Spiciness. We wanted to like also embrace that flavor. Meron din siyang flavor. Kasi kaya yung sa akin. Go ahead. Kasi as mentioned by si Direct P, parang, di ba, yung pagkumakain ka ng anghang at first, parang mapapasipa ka. But later on, parang kapag... Paano yung sipa? Paano yung sipa? Ikaw mo. Sipong. Parang kain ka yung sipa. Ayan. Parang mapapa-ano. What was that? Pero meron siyang sarap na nabibigay later on. And the paint stays. Oo, pero the paint stays, but it's so good. Uy, totoo yan. So, pero after, di ba, parang you still wanna keep wanting for more. Totoo, di ba? Kain ka naman ang kain, kahit yes. Ang pain na doon. That's why we set it in Naga. Kaya nalang kong nadala ka na.
uulitin mo pa rin siya. Dapat pa rin tayo dito sili. Sili challenge. Sa whole synopsis yata, di ba? Nadala ka na, sili pa rin. Yes. Nasaktan ka na, gusto mo pa rin. Ganda ka na. Anyway, okay, you're good, Miss RC. Thank you, dear. Gusto ko tanongin yung ano, yung buong cast about, kasi usong-usong nga ngayon, di ba, kung naging controversial nga yung mga nagkakabalikan, depende sa, hindi ko alam if you have been into open relationships, like si Bianca lang, pakabata, parang 11 lang, years old lang natin, si Char. How, anong stand mo on reunited with us? Ikaw muna, Bianca! Gusto ko lang kasi may ano muna sa listahan. Parang marami nang gusto ko sabihin. Ito, Fisha! I stand on reuniting with an ex. I guess, iba-iba naman tayo ng... Meron ka na rin naman nagkano? Yes, ako. At 11? Charot. 10. Sumasagot, sumasagot sa akin. Ito naman tayo ng personal experiences and pain. Pero ako, for me, personally as Bianca, kapag wala na, I'm really not one na balikan pa. Kasi kung tapos na, yun na siya. But you know, if... May hope. Maybe when the time is right, for him and maybe for me or generally. Depende siguro, sa yes. CEO. Depende talaga. Yeah, depende talaga. Pero for me personally, no. Okay na ako eh. It took me so much to, you know, heal and everything. Hindi ko babalikan. Magkonti din ang hugot yung mga talaga. General lang yun. General lang yun. Ah, general. Tapos. Si Aljun ba? Meron ka na open relationship? Naulan. Naging kayo ba talaga naman siya? Hindi ba magayang mga para sa akin naman po, siyempre, depende pa din kung paano kayo nag-end. Kung may respect naman nung nag-end. Pero, hindi naman ibig sabihin na nag-reunite kayo, kailangan maging kayo ulit na mag-jowa. Diba? Pwede din maging friends or good work. So, pwede? Pwede. It doesn't have to be romance, no? Yes. Okay. Saka, kapag time kasi talagang mag-heal ka din eh. So, dadating yung time na hindi ka na naapektuhan. So, parang yung Jolie, ano, na... napapahayag sila magtrabaho, naging friends. Yeah, super professional. Saka never nilang sinaktan ang fans nila. Nung nag-iwalay sila, parang... Iwalay lang, pero wala silang sinaktan. Diba? Direk Peterson, mag-share ka ba ng anything with reuniting? Masaya naman yun. Masaya kasi magulo yung buhay mo from time to time. Huwag naman perfect, di ba? Yun, inspiration. Masaya-saya mo sa buhay mo ngayon, direk B. Isang oras ng tulog niya. Yan, lagay na yan. Okay, si Miss Mayan, meron na rin mga serious relationships. At 13. Charot lang po ako. Wow, okay. May iiyak? Hindi. Kung meron pa siguro pag-ibig at may pagkatuto, sige, okay lang. Pero kung if you're just getting back with an ex for nostalgia's sake, bakit pa? Kung gusto yung sarili mo. Oo. Pero depende sa inyo, di ba? Depende talaga sa sitwasyon na ito, tsaka yung naiwang pain or memories. At sana nga may pagkatutong naganap, di ba? Kasi kung wala, bakit pa? Nice. Sino ba? Ayan. At ito na. Yes po. Aamin ka ba ngayon? May stand po on ano. Wow! Who's my stand? Tsagay lang, hindi ako personally. Personally, famous to sa TikTok. I won't, pero it depends on the situation o ano nangyari with your past. And I believe masasagot ng movie na yan if you would, if you should, promo. Yeah, it's Cinema Station 1. What? Nagka-girlfriend ka na. Girlfriend? Ay! Sabi ko yung gender kita. Gulat na gulat. Yung acting mo ngayon. Ibalik mo yung tanong kayo, Sir EJ. Kaya po lang ka. Girlfriend ako. Thank you na. Thank you. Uy, sumusunod ako sa ate ko. Bentang-benta, Julia. Ano, magko-coast na kami nila. Hindi pa ako sa namin ng comedy. Ano na doon namin dito. Kaya nga, sabi niyo, let's all have fun. Kaya nga ako andito para sumaya. Just watch the
Klami na million ako dito. Ito na pa. Kai! Wala akong alam sa personal life ni Kayla. Alam ko lang yung trabaho. Okay lang yun, Sir EJ. Hindi na po natin kailangan mag-ano. Malamat pa nila. Syempre, ang daming factors eh. It really depends on, like what everybody said, the circumstances, how you broke up, di ba? Pero personally for me, I think it's a boundary that I set for myself na even friendship, I wouldn't consider anymore. Civil, of course, pero friendship, parang hindi na. In all your exes, yes. Kahit na maganda yung pinaka, yung gitna, yeah. Personally, it's just a personal boundary that I set for myself. Na parang, civil, of course, diba? But then, hindi na yung parang tara kain tayo, yung ganun kind of friendship. Hindi na ganun. But I guess it also matters the headspace that you're in. If you're secure with yourself or if you are in a secure relationship, I think that also counts for something. And I feel like that, and of course your environment as well, diba? And I feel like that's why this movie is so beautiful and your partnership with Josh and Julia is also so beautiful because they're in such a great headspace and such a great point in their lives na nagawa nila ito ng walang any kind of drama, any kind of, it's just pure professionalism and also great connection and a great friendship. I'm sure proud din naman ang nanay mo si Janice. Joshua, Julie, ito na ba yung sagot dun sa tanong? Yung ginawa niyo itong unhappy for you? Siguro naman hindi na kami tatanong. Kaya nga, iba ka naman ng iba. Sige, ito naman yung sagot. So basically, ito yung sagot. Na ito talaga. You can be okay being reunited with an ex. Kasi nagsama kayo, pero. I'm not sure, okay lang ko sa'yo yun. Okay lang ko sa'yo. Kung ito mo sa'yo, hindi naman ang pinagkuda. Sa'yo, okay lang din. Hindi naman, kaya. Gusto ko pa. Mature, mature. Pero okay lang. Okay lang. Yeah, naman. Wala naman yung bit-bit na. Yeah. Totoo yung sabi niya, depende kung paano kayo nag-end. Totoo, di ba? It could be an ex na happy ending or it could be ex na traumatic. So, depende kung sino yung tinutukoy mo na ex, di ba? Kala mo naman, ang dami kong pinagdaanan sa relasyon. Okay. Thank you, Joshua, Julia. Justin! Ayan, Sir EJ, bago ko tawagin si Team Bailon of Pep.ph to ask your questions, babasahin niyo po muna ang question from Josiah Antonio Vives. I'm just si Josiah. Babasahin niyo lang yung question. Bakit? Go ahead. Ah, babasahin mo? Nandiyan po sa inyong question. Saan dito? Letter N. Ayun na. Joshua from ABS-CBN News. Okay, the question for Joshua and Julia. With your movie, would you like your viewers to learn about handling breakups? Ano po, sorry? May impart ba tayong sa viewers how to handle breakups? With pag sa pelikula po? Lesson learned na matututunan ng mga tao about breakups. Handling it or... Ay, ganun na. I think hindi siya pinakita on how to handle it. But if you watch the movie at nakita mo kung paano hinandle yung Wancho and Zai, malalaman mo na kung ano kung paano siya i-handle. Yeah. Bilang ikaw yung nanonood sa POV mo. Yeah. So meron kahit pa paano. Depende sa karga. Can we have the two writers add to that? Wala naman pong ano, walang step one, walang ganun. Pero you'll see how both characters dealt with a breakup. And from there, madami po talaga tayo matututuhan. Kasi syempre, di ba, as mentioned by Tan earlier, in a relationship, pag nag-i-end, merong may concept parate ng may mas nasasaktan or may mas naiiwan, ganun. But not na hindi parate na yung nakasakit, siya lang yung, hindi siya nasasaktan. So, may ganong dynamics on how they dealt with the breakup. So, hopefully, may mapulot yung mga manonood from Wancho and Zai's dynamics. Yeah. Siguro, Sir EJ, parang more than yung how to handle breakup. Ayun, it's ano more ba? Of the how do you handle the people you've become after the breakup.
diba? Yung bagong tao na naging kayo pagkatapos ng breakup. Paano, patas pag nagkita kayo ulit, paano yun yung i-handle? Ayun ang pwedeng ibigay ng pelikula. Yeah. At least meron ini-impart pa lang ano-ano? Yes. Sana naman po. Sana naman po na kami may share kami ano. Kasi syempre, diba, when you close a chapter or a relationship, may nag-ano eh, nag-come out na person. So you hope na makilala mo yung bagong tao na yon outside of that relationship. So parang ang ganda ng kwento. Sa kanila na nag-focus, parang mo lang play story. Walang play story. I don't know. Oh, hindi mo alam. Pasaper. Kaya diba? Ah, si Ketcha. Ano si Ketcha? Spoiler mo! Ah, okay. Bagi nga pala. Oh, kasi sa eksena pala, yung eksena sa beach, diba sa bar, na parang ingatan mo yan. Tapos iba yung ngiti ni Kyla. Ako, inassume ko na naman talagang si Kyla yung third part. Hindi namin sinabi ng third part. Ewan ko sa inyo. Opo. Bakit ko lang kaya nga naman makatid? Eto, this would make Julia, mukhang you wanna say something. Ito matutuwa mga Justia fans. Buhay na buhay na naman daw ang Justia fans. Ayun. So, anong tanong? Anong feeling na kahit may kanya na kayong partners in real life, napakarami at buhay na buhay pa rin ang Josh Lea fans. Actually, nung in-announce nila yung new project alert, talaga nabuhay agad sila. Parang nakaka-proud sila. Nakaka-proud sila. Yung patience, yung maturity din nila. Grabe din ang pinagdaanan nila. Yeah. So, nagpapasalamat. Kasi kasabay namin sila nag-process through. Oo, sabay namin sila umiyak. True. So, proud ako sa Josh Lian. So, individually naman, sinusupport nila kayo, yes, diba? You had a movie rin before Julia, diba? Tapos, Joshua, ikaw din naman. You had series and series. Yeah. Diba? We're so grateful, guys. Salamat dahil never kayo nag-give up. Hindi nyo kami tinigilan na supportahan. Kahit yung individual works namin, nandiyan kayo. So, sana this will bring you guys a lot of joy, yung movie na to. Okay, the question was from Irvin Santiago, ng editor ng Bandera. And another question for Julia. Paano mo i-describe yung dating Joshua Garcia noon sa ngayon? Marami ka bang new discoveries after 5 years, Ben? Yeah, sobrang proud ako kay Josh. Grabe yung... Alam mo yung una pa lang na... Ano ba yung pinakauna natin, yung doctors? Script reading ba yun? Hindi, look test yun. Nakaka-proud. Sabi ko, wow, he's really learned to... You've really become confident in yourself. Nakita ko na... Shy pa din, confident pa rin. Confident yan. I mean, confident in a sense na... Mas kilala niya na sarili niya ngayon, mas secure na siya sa pagkatao niya ngayon. He knows what he wants, he knows what he doesn't want. Parang mas kilala niya na sarili niya, mas love niya na yung sarili niya. So, it's so nice to see how he has evolved into the man that he is today. So, proud of him. Thank you. Welcome. Confident yan. Sabi ko nga, grabe, yung pinapanood ko to si Aldrin. Sabi ko, oh, parang si Josh to daw. Actually, you can pass for brothers. Always. Sabi ko lang, medyo mas fit lang siya sa akin. Mas, alam mo, mas may masal-masal lang siya ngayon. Dati, ako eh. Cute yan. Cute lover boy. Pero grabe yung journey ni Joshua. Now he's the most sought after leading man, ano, from a PBB. After, good, diba? You get to be paired with, very thankful and grateful ako. Parang ang gandang regalo sa akin na ika-10th year ko this year. Correct! Ang gandang regalo sa akin. So, thank you. Thank you, best year. 10th anniversary celebration po ni Joshua itong unhappy for you. Okay, more questions from your end, Justin. Ayan, kasama rin natin si Dean Bailon of pep.ph. Ayan, personally, he will ask a question. Alright. For Julia and Joshua, nagkaroon ba kayo ng heart-to-heart talk bago magsimula yung shoot? Kasi parang last time yung paubaya ko yung last na ano nyo, kasama nyo. May ganun ba kayong exercise na heart-to-heart? Wala, kulit na namin. Nagkaroon kami, pero during na.
during shoot na, no? Mm, yeah, hindi siya parang heart-to-heart before. Hindi siya yung malalang heart-to-heart na nag-iiyakan kami. Hindi yung gano'n na, buti na lang, okay ko, ayaw. Hindi na yung gano'n, diba? It's more of a catch-up lang, diba? Yeah. Mm-hmm. Yeah. Masayang pag-uusap lang, wala nang ano. Tapos, ginagawa mo. Napinapakigyan mo. Music, diba? So okay, sa set lang yan, ano? Hindi naman yung parang outside the set, nagpa-kumustahan pa rin. Then, ibang usapan naman yun, na parang, di ba? Nakong ganun po talaga sa video. After kasi yung shoot namin, meron kami parang 20 to 30 minutes na tatabay kami yung cast. Tapos doon kami parang nag-release ng tension ng buong araw na yun sa mga excel. Supervised by director, hindi naman. Kami kasi lang yung cast. Yun yung ginagawa namin. So doon kami nakapag-usap-usap din. Na yun yung labas na yun, ang trabaho. Confident ko na mo, dal-dal ka na. Hindi na. Share lang mo na yung experience. Ikaw naman tatanong, ibabalik ko yung tanong. Discoveries, new discoveries about Ju. Bukod sa matalino pa, sobrang mas matalino siya ngayon, mas smart, mas ano, at napaka-sexy. Grabe naman. Sobra. Julie. Gusto ko kung paano siya ngayon sa the way kung paano niya himayin yung script. As in, parang ako'y naihiya sa set pagka parang, shit, grabe naman himayin ni Julie yung script niya. Makita mo talaga yung mga notes niya dun sa script niya. Ano ko? Ako'y naihiya. Sabi ko, sige, okay, gawin ko nga rin. Tama ng room ko, nag-gawa-gawa ako kunyari ng ganyan. Wala rin mong nangyari, di ba? Yung highlighter ko yung game. Kidding ka sa akin, na-proud ako sa kanya kung paano niya itrato yung trabaho ngayon. Well, before, sobrang respeto rin naman niya. Pero iba na yung atake namin ngayon sa work. Eh. Mas detalyado na kami. Even yung mga lines, hindi siya basta binabatoy. Iba na, no? And I'm proud of you. Thank you. Direk Peterson, masarap ka trabaho. Ano naman? Kasi katabi mo. Char. No, but it was really a fun set. I think they were all very generous to each other. And I think nililid nyo kasi yun, Josh, Julia. I think yung generosity comes from how everyone sees them together. How, I don't know, parang there's just really this beautiful energy. Actually, this aura when they're together. Teaser pa lang, naramdaman ko na siya. Yes. The magic's still there. And there's magic. Yes, I also believe. Okay. Pep ulit, more questions? Last lang po sa akin. So yung unhappy for you, parang mabigat siya. Babalik tayo natin. Happy for you. Kung masasabihin ka, Julia and Joko sa isa't isa. Sino si Joko? Joko and Julia. So I'm happy for you. Parang tugtungan nyo lang. I'm happy for you. And Julia, I'm happy for you. I'm happy for you. Directed by... Bongga! Ang saya-saya. Wait lang, isip mo na ako. Itutuloy ba yung I'm happy for you? Oh, I'm happy for you for all that you have achieved. Oh. I'm happy for you. Sa lahat na na-achieve mo rin. Diba yun? Ang ganda. Ako kasi ang happy ko kasi ang ganda ng mga pelikula na ginagawa. Like, diba? Kaya ang ganda ng ginagawa mo. Yung track lang ng pelikula na ginagawa. So I'm happy for you na ang ganda ng mga decisions mo. Thank you. Thank you. Okay, I'm sorry, but we have something to say, Jewel. We're down to our last two questions, and the last two will come from...